Ang lulutuin natin ngayon ay ding 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 ding. So, papaka-healthy tayo ngayon mga kasimple. So, lulutuin natin ang very popular na Ilocano dish, ang dineng deng. Simple, simple. Luto na. So, yung dineng deng para siyang inabraw or bulanglang or sa Bisaya sinatawag naming utad Bisaya. It's just a simple vegetables too. So, sinabawang gulay. So, kahit anong meron ka sa bakuran mo, kakanta ka ng bahay kubo, kung anong meron ka, pwede mong ilagay. So, wala talagang rules dito. Importante lang, may kumukulo kang tubig at ilalagay mo lahat ng gusto mo at lalagyan mo ng pangpalasa. So, yung gamit natin ngayon ay tinatawag na hugas bigas. We bring it to a boil. Lalagay natin yung aromatics natin. So, luya, kamatis, sibuyas. So, i-boil lang natin siya hanggang ma-infuse yung flavor at saka medyo maging lasog-lasog na yung ating kamatis. So, medyo kumukulo na yung ating water and opportunity mo na nasimulan ang inyong mga hard vegetables. So, remember, sa ganitong klaseng recipe, unahin nyo ang pangpabango para ma-infuse ang water. Pangalawa, yung hard vegetables. No, ingredients sa mas matagal maluto. Lalagyan natin yung ating kalabasa. Yan. So, we put our ampalaya. Yan, our ampalaya. So, medyo hard yung ampalaya, no? So, mauna siyang maluto. We cook it for a few minutes. Then, we start adding our other vegetables, no? But, before that, dadagdagan natin ng pangpalasa. Meron tayong leftover fish. So, may pinirito kayo the night before. Pwede itong ilagay dito para magdagdag lasa sa ating sabaw. And also, very importantly, ang ating bagoong na isda. Sa Bisaya, tinatawag din namin ito na una. It's the very thick parang mash galing sa bagoong or sa ginamo. So, simmer until it's half-cooked. Pag na-half-cook na natin yung ating first set of vegetables, huwag nating hantayin madurog. Mag-a-add naman tayo ng other set of vegetables. Yan. So, lalagyan na natin yung ating okra. So, it's a very healthy dish. And we add our sitaw. So, compared to itong pinakbet, ito siya mas soupy. And meron tayong mga konting iba. So, pwede mo yung bunga ng malunggay, bulaklak ng malunggay, o ito, bulaklak ng squash o kalabasa. So, i-break apart lang natin yung bulaklak ng kalabasa. And when the other vegetables, hard vegetables are cooked, ilalagay na rin natin to along with our kangkong. Or kung meron kayong malunggay, malunggay ilalagay natin. Yan, gusto ko dinudurog yung kamatis kasi yung acidity ng kamatis nagbabalance off ng alat at saka yung pait ng ampalaya. And now, we add our bulaklak ng kalabasa and our kangkong leaves. And to finish, para maging mas masarap, of course, a little bit of siling pangsigang. Cook it for a minute and we're done. And let's plate. Beautiful, colorful, very rich and flavorful, very healthy dineng-deng. Dineng-deng, simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumami ang ating mga kasimple. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.